goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night. Sa pumili ng adaptability card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng iyong yumao. I'm kind of like sense sa mabuti kang tao. Pero may na-sense akong judgmental. So, baka meron kang mga kakilala na judgmental sa'yo. Bila ako nalungkot na na-sense ko yun. So far, napansin nyo siguro na madalas may dumadalaw sa inyo na espiritu. Maybe that's why you're here, kasi baka may nagparamdam sa'yo na kaluluwa. Pero na-feel ko na wala kang third eye. Baka mayroon ka lang naramdaman, may napanaginipan ka, or madalas may nangyayari na napapanaginipan mo yung mga yumao. Kasi na-feel ko yung mga soul, they felt drawn to you. Yun yung vibe ko na sa sense. Okay, so that's why maybe you're here. You could be wondering kung may gusto ba sabihin itong kaluluwa na to sa'yo, kaya nagparamdam sa'yo. So far na sense ko talaga mabait ka. Okay, so let me remind you na yung mga souls, nakikita nila yung kaluluwa ng mga tao. Kaya nalalaman nila kung sinong mabuti sa hindi. And actually, magandang sign kapag nakikita mo yung isang kaluluwa sa panaginip or nagpaparamdam sa'yo yung kaluluwa, kasi ibig sabihin lang nun na mabuti ka. Okay? Hindi ko naman na-feel dito na nagpaparamdam sila para manakot. I kinda like feel they felt drawn to you. Okay, parang magnet ka ba ng mga kaluluwa? Yun yung nakikita ko dito. Maybe you do have an ability. Maybe you do have an ability to actually hear them or feel them. Okay, kaya rin siguro sila lumalapit. Okay, kahit mga ano na kaluluwa, yun yung nasa sense ko. Pero yung iba naman na dumadalaw sa'yo, kakilala mo. Okay? Somehow may napagsamahan ka. Pero nasa sense ko may kalungkutan na vibe. Marahil itong reading mo, maraming kaluluwa yung gustong kumausap sa'yo. Okay? So, remember to take which resonates and leave what doesn't, alright? So far, if ever dinalaw ka ng kaluluwa, kung sino man yun, gusto yan sabihin sa'yo na dinalaw ka niya kasi this soul see you as a friend and this soul see you as someone that's worthy or trustworthy to be a friend. So, gusto kang i-befriend ng kaluluwa. Kaya kanya dinalaw. Parang ito yung dahilan niya ba't siya dumalaw, okay? So, anyway, so we have this natural disaster. So maybe you're someone na hindi mo napapansin. Or maybe you are ignoring yung mga kaluluwa. But yet, yung mga kaluluwa na yan, dumadalaw sila sa'yo kasi, you know, parang naligaw pa sila. Ito yung mga sa kaluluwa na hindi ka pa kilala noon na nabubuhay pa sila. Parang, you know, nabagdet lang sila papunta sa'yo. Okay? At I kinda like sense sa iba sa'yo siguro ay naiirita na sa ganitong magnet ka ng mga kaluluwa. Parang feeling mo aksidente lang or may ganito kang ability. Kaya hindi mo na pinapansin kasi ayaw mo. Pero gusto sabihin sa'yo ng kaluluwa na they felt drawn to you. Parang nasway lang sila papunta sa'yo. Okay, they don't know you, but yet they like you.
Kasi balance ka, ibig sabihin lang nun, upright kang tao, maganda yung kaluluwa mo. Okay, kaya ka napagkakatiwalaan nila. Actually, observation ko lang na hindi naman nagpupunta yung mga kaluluwa sa masasamang tao. Yun yung napapansin ko. Okay? Nadalas nga lumalayo pa yung mga kaluluwa sa mga masasama kasi yung ibang masama, salbahe sila. Minsan, nagbablock pa sila ng soul, which is not good. So, maybe you have this ability. But yet, yung kaluluwa, sinasabi niya sa'yo na hindi mo imahinasyon lahat. Kasi, baka nangyari dito, may nakwento ka sa kakilala mo na nakakita ka or may nagparamdam sa yung kaluluwa na binubuli ka. Kung sakali man nabuli ka at sinabihan ka ng kakilala mo na hindi totoo yan, gusto mong sabihin ng kaluluwa na to na kung ano man yung naramdaman mo, totoo yun. Siya yun. Okay? Lumapit siya sa'yo kasi nakita ka niya maganda yung kaluluwa mo. And as I told you, magnet ka ng mga soul. Naakit sila sa kaluluwa mo. Ibig sabihin, maganda yung kaluluwa mo. Meron ka sigurong angelic vibe. Okay? Or vibrant. I feel na naiiyak. Okay? To be honest with you, okay? Naiyak siya. Kasi baka bihira na lang siya makakita ng tao na may magandang kaluluwa. At saka, gusto sabihin ng kaluluwa na yun na gusto kanyang tulungan. Kasi siguro meron kang some point in your life na malungkot ka. Okay? So, yun. Nandito siya para tulungan ka, para damayan ka. Kasi nga, look at that. Ikaw siguro to. Tapos, desired ka ng mga kaluluwa kasi nga maganda yung vibe mo. Without homeless being here, yung iba sa kaluluwa, tumatambay sila kung saan ka nakatira. Okay, huwag kang mag-freak, okay? Hindi ko na-feel dito na they are disruptive. I'm sensing na yung kaluluwa na yun, gusto kang tulungan. At saka, marahil, nagpunta sila kasi maybe they see you sad. Malungkot ka, or wala silang matambayan. Yung iba sa kanila, tumambay muna sa'yo. Pero huwag mo silang issue. Hindi ko nasa-sense dito na yung mga kaluluwang yan, masama. Okay? Kasi so far, light-hearted yung kanilang vibe, alright? So, anyway, as I told you, they are avoiding bad people. Ito yung gusto sabihin sa'yo ng kaluluwa. Okay, nagustuhan kanila. Hindi ka kagaya ng mga tao na, you know, very controlling. At saka may mga evidence ng deceitfulness. Ayaw nila yan. Okay? So, with the voice, gusto din nila sabihin sa'yo na kung napapansin mo, napupunta sila sa iyong panaginip or pwede nagbibigay sila sa iyo ng sign, kinakausap ka siguro kasi may gusto silang sabihin sa'yo. Okay? At saka gusto nilang sabihin din sa'yo na hindi sila napupunta sa mga taong masasama or sa mga tao na control freak. Okay, actually parang takot sila sa tao na hindi maganda yung vibe or masama, ayaw nila nun. Kasi syempre, ano yung tsura ng kaluluwa nun? So, we have the inspire here and loneliness. Okay, so, yun nga, as I told you, kasi nakita naman natin sa iyong reading kanina, na kapag malungkot ka, parang ni-inspire ka niya maging masaya. Dumalaw siya kasi nakita ka niya malungkot. Okay, tsaka nakita naman niya na mabuti kang tao. Kaya, yun nga, nagpunta sa yung kaluluwa na to. So, some of you, itong kaluluwa, hindi nyo siguro kilala. Itong kaluluwa na to, basta na lang nagpunta sa'yo. So, huwag kang mairita. Honestly, hindi naman siya nandito para i-disrupt ka. Kasi nagandahan siya sa soul mo, balance ka eh. Balance yung soul mo eh. Okay? So, parang ganito pa yung vibe mo kapareho na ito. Okay? Pero pa silang mermaid. Okay.
So anyway, ito yung gusto ipaalam sa iyo nung kalalawa na matuto kang mag-adapt sa iyong vibe. Kasi natural lang sa may ganyang vibe na, you know, madalas yung mga kalalawa lumalapit sa iyo. Marahil may lumalapit din sa iyo na kalalawa na kailangan din niya ng tulong, like gusto niya ng hustisya. Kasi nakita ka ng kalalawa na to that you are trustworthy. At maybe may ability ka na matutulungan mo siya sa kanyang problema. So, yun. Kaya siya napadalaw sa'yo. So, respeto nyo na lang yung mga kaluluwa kapag nagpaparamdam sa inyo. Actually, alam ko na yung iba sa inyo hindi talaga comfortable kapag meron kayong ability. Okay? But yet, yung ability na yan, pinagkalooban niya sa iyo ng Panginoon for a reason. So, yun yung i-embrace mo. Kasi baka parte yan ng mission work mo eh. Remember na maraming mga tao dyan na hindi nila alam yung mission work nila. And until now, they're figuring it out kung ano yung mission nila sa mundo bago sila pumanaw. So at least you'll be aware na maybe that's part of your mission work na tumulong sa mga kaluluwa. So we have this hope here. So kaya nagpunta yung kaluluwa sa'yo kasi nakita niya that you are a hope. Kasi baka matulungan mo siya. Okay, like some of them, they need prayers. So we have the greed. So ayaw nga ng kaluluwa na to sa mga taong greedy at kung anong di maganda. So, okay, nag-gets ko na yung may hope. Kasi remember na may isang card dito na says ko na teary-eyed. Okay, nung pagkakita niya na ikaw ay desirable, worthy, and so on, maybe kasi bihira na lang siya makakita ng mabuting tao na may magandang kaluluwa. Kaya nagkaroon siya ng hope nung makita ka kasi kala niya lahat siguro ng tao greedy or may masamang kaluluwa. Okay? Hindi maganda yung soul. So, anyway, with the lovers in reverse, and we also got this one. So, gusto sabihin ng kaluluwa na to na nakatagpo siya ng parang home or mabait. Yun yung na-sense ko. Homey vibe. Ito yung vibe mo. Kaya siya naakit sa'yo. Hindi ka kagaya ng mga ibang tao na heartless. Wala nang pakialam. Wala nang... Parang bihira din kasi makakita ng tao na may pakiramdam. Okay? Siguro ito yung mga soul na naghahanap ng kausap or pwede rin na parang gusto lang nilang tumingin ng mga mabubuting tao. Okay? So, kayo mag-freak out actually sa mga soul. Sino mapapayo ko sa inyo? At saka umiwasin kayo ng horror movies kasi sa mga horror movies, in-exage nila eh. Okay? Hindi naman talaga ganun yung mga multo or yung mga kaluluwa. Ibang-iba. Okay? Parang ka lang nakita ng tao pero yung difference is transparent. Okay? Parang translucent. anong term para doon? Ganun lang. Hindi naman sila nakakatakot. Okay? At saka mababait naman. So, we have the one. Here, we also have this. Thinking of you. So, yung iba sa kaluluwa na to na dumadalaw sa'yo, some of them, they know you. They think of you. Kaya kanila dinalaw. Okay? Yung iba sa yung sa kaluluwa na ito na dumalaw sa'yo, they are there to warn you about a danger. So, some of them, they're really kind to you. Okay, pag na may nakita sila na may mangyayaring masama sa'yo, pinupuntahan ka nila kasi siguro hindi mo napansin na may baka may mangyari. Okay? So, wow, parang sila naging guardian angel mo. So, we also have let go. And we also have, okay, malungkot actually yung iba sa mga kaluluwa na to. Some of you, you're wanting to let go of this ability na meron ka
with regards sa communication with the souls. Okay, mong i-let go yan. Kasi gift yan. Binigay yan sa'yo ng Panginoon for a reason. To be honest with you, some of you, it can be your mission work. Diba? So, huwag mong iwasan. Masasanay ka rin. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. Tinan nyo dito sa reading mo, wala akong nakita soul na masama sa'yo. Okay, mabuti sila. Para natuwa sila sa'yo kasi bihira lang sila makakita ng magandang kaluluwa. Kaya pala gusto kang mag-adapt. Kaya adaptability, gusto ka ng kaluluwa na mag-adapt sa iyong ability. Huwag mong iwasan yung ability mo. Okay. So, let's see what we have here. So, anyway, gusto kong ipaalam sa inyo ng kaluluwa na yun, hindi siya masama. Okay, kasi baka yung iba sa inyo nakala niyo na masamang entity yun. So, hindi. Natuwa siya sa'yo kasi you are an upright person. So, hindi lang isang kaluluwa yung nagda-drone sa'yo, kundi marami. Okay? So, isa siguro sa mission mo is tumulong ka sa kaluluwa na lumapit sa'yo if ever they need help, if they want prayers, and pray for them. Okay? So, we have this tower here. So, gusto yung palam sa'yo nung kaluluwa na yon na pinoprotektahan ka niya. Kasi nakita natin na may upcoming disaster. Kasi iniiwas niya na may masamang mangyari sa'yo. So, yun yung ginagawa niya. Pinoprotektahan ka niya. So far, with regards to this one, ibig sabihin hindi siya ng dalawang isip na pumunta sa'yo. Nagustuhan niya yung soul mo. Or kung ano ka, that's why this soul came to you. So, anyway, this is actually sad, okay? Some of you guys, okay? You really need to work on with this kind of thing that's happening to you. Kasi hindi nyo pinapansin or hindi nyo winawork. Okay? So, masakit yung throat ko dito, okay? So, maybe some of you, you're not working out with that kind of ability that you have. Parang ini-ignore nyo. Okay? Pero huwag nyo i-ignore, guys. Kasi, actually, kasi nakita ko ini-ignore nyo. Pero ang ganda kasi ng vibe mo eh. So, kung sa'yo palam sa'yo ng kaluluwa, normal lang sa'yo na may magpuntang kaluluwa sa'yo. Kasi you do have a good vibe. You're somebody that's stable. Okay, grounded. Maganda yung kaluluwa. Maganda talaga ang sign, guys. Kasi kapag nilalapitan ka ng mga kaluluwa, okay, huwag nyong isipin na hindi maganda. Kasi sign din yan na maganda yung kaluluwa mo. Kung you're doubtful what will happen about your soul kapag, you know, you pass away, at least you're aware that you do have a good soul. Right? It's very important para may assurance ka na alam mo na kung saan ka pupunta after. So, yung gusto niya paalam sa'yo nung kaluluwa na natutuwa siya kasi nakita siya ng upright na tao kasi bihira na lang talaga ngayon yung mabubuti. As in yung genuine na mabubuti, ha? Okay? Kasi bihira na lang talaga.
So, huwag kayong magbago. Honestly. And of course, you need to acknowledge your ability. Okay? So, parang bila ako nalungkot. Baka nalulungkot yung kalalawa, guys. Kasi baka hindi nyo sila pinapansin. Somehow, whenever they visit you, greet them. Okay? At huwag yung kalimutan din to pray for that soul, especially kung napanaginipan nyo. Kasi baka ibig sabihin nun, kailangan nila ng dasal din. Okay? Depende sa panaginip nyo. So anyway, that's it. And God bless all of you.